Yan. Are you not aware of that? We are breathing the oxygen from God. Minsan tayo ungrateful eh. Gawa tayo ng mga masama. Ako, sinasabi ko, maldito ako. Talagang tontologist ako. Yung pinagsisihan ko naman. Kaya sabi ng pare, magpatawad. Sabi ng pastor, magpatawad. Yung iba, intolerant. Ayaw magpatawad. Mag-jihad. Ha? Struggles. Wala yan sa kay Jesus Christ. Walang struggle, struggle sa God. You just have to pray. And God will answer your prayers. Huwag kang pamatay. You know? Hateful kayo ng mga grupo. Yan, pinapatamaan ko, hindi ko kalaban. Gusto ko lang bumalik tayo sa right frame of mind. Ha? Wala na yung hate. No? Ibang charter na yun eh. Sa history ba, nakasulat ba, sa aklat na na-poison ng Jewish si peace be with him? Na-poison siya at nag-suffer siya ng 3 years dahil nagka-stricture ang kanyang pharynx. Pinainom siya ng Jewish woman eh. Alam mo naman, nagre-revenge yung tao. Pinatay mo yung pamilya ng babae. Ngayon ang babae, nag-apply ng maid o katulong. Hindi na-poison ka. Kasi may ginawa kang kasalanan, di karma ka. Oh, lahat tayo may kasalanan. Kaya, sorry sa nasagasaan ko. Makasalanan kasi lumaki din ako sa katuntuhan. Lahat ng bisyo. Except sugal. Hindi ako nagsusugal. Wala. Ano lang. Inom. Sigarilyo. Ganyan. Yan. Mga chicks. Ha? Ganyan, ganyan. Wala na yun. Alam naman, we have an attraction to the opposite sex. Hindi maiwasan yun. Pero hindi tayo hayop sa laman. We are still civilized people. Na thank you nga sa simbahan eh. Kung hindi sa mga pastors, hindi kay Billy Graham, hindi kay kung sino-sino. Salamat sa turo ng mga pastors sa mga simbahan. Nakikinig lang ako eh. Sa kay absorb na talagang totoo si Jesus Christ. Kayo, yun lang ang aking talking points. Yun lang ang talking points ko. Naniniwala ko na may Kristo. Siya ang pinaka-model ko. Yan, siya ang pinaka-model ko. Walking with Jesus, walking with God. Kasi wala naman tayong magagawa pag inalis na tayo sa mundo. We can't do anything. We can do against God. We can't do anything without God. Kaya balik tayo sa maging isang tapat na alagad ng Diyos yung gumawa sa atin. Hindi biro ang gumawa ng tao. Nakita mo yung endoscopy ko? Sinilip yung aking katawan, ha? O nasa ilong, pinadaan dito lens, nakikita ko yung aking esophagus, nakikita ko yung stomach. Salamat naman at walang ulcers, walang cancer doon at walang H. pylori, walang Helicobacter pylori, yung precursor yata yung cancer of the stomach. Yeah. So walang ulcer. So thank you Lord. Maya inilipat na naman yung scope, endoscopy scope, ibang klaseng scope para sa colon. Dumaan sa anus. Buti na hindi na masikip dahil operado tayo ng hemorrhoidectomy in 2008 at nagka-stricture yan for 15 years. Ha? Pinaulit ko ang release of strictures last year, March 23, 2023. And there's a kamay ni Dr. Dahay. Salamat naman at pumasok na yung aking middle finger doon. Medyo hindi na ako nahirapan. Doon duman ang scope. Ang scope na nakita ko yung large bowel ko, yung rectum, ganyan, ascending colon, transverse, hanggang umabot kami ng sigmoid. Wala akong naramdaman. Ang masakit dito dahil siguro sa technique.
maybe it was pushed too hard upward, not I don't know, hindi ko na kasi matagal na ako hindi nag-NGT, parang nag-NGT ka lang yan eh. Insertion of nasogastric tube. Pumasok kami sa sigmoid, yung intersection ng small intestine at saka large intestine. Ang ganda pa tingnan yung ileum, yung ileocecal junction. Ang ganda tingnan. Grabe ang pagkagawa ng ating anatomy. But to think, ha, this will decay, it become a carcass or a cadaver. Lo and behold, healthy tayo, no? What if magkasakit tayo? O nga, may nakitang polyp eh. Yung polyp naman, just lurking there. Tatlo nakita. Dalawa nakita ng anak ko. Isang maliit. Tapos kinuha yung malaki. Malaki yung polyp. Precursor ng, kanyan, gastric cancer. No. Colonic cancer. Inalis. Under the scope lang, no? Maya-maya, nag-scan yung anak ko. Nakita ng consultant, mayroon pa. Talaga matalas ang mata ng consultant, babae. Inalis, tatlo lahat. No, akalain mo, pag tumubo yun. Kaya, advice ko sa inyo, magpa-ano din kayo, pasilip. Pag dumating yung anak ko sa Marvel, sa Jensen or sa Sultan Kudarat, magpa-silip na kayo sa endoscopist. No? Ginagawa din ng surgeon yan. Eh. Double-edged sword sila eh, pag medyo hindi kaya sa endoscopy. Binubuksan nila, kaya they institute the final blow verdict. Kaya just be careful, just pray na healthy tayo, wala tayong naramdaman. Yan, sisilipin mo yung intestine. Ang ganda-ganda pala eh, may mga convolution, yun yung tawag doon, intestinal folds. Yeah, intestinal folds na sa loob. Ang ganda tingnan. I was wondering why. Grabe ang pagkagawa ng Lord God, no, sa atin. Mula nung pinanganak tayo, parang miracle. Sa akin, ang success na sa status ko ngayon, parang miracle. Nakapasa ka rin ng college, nakapasa ka rin ng board exam. Parang undeserved grace. Yeah? Stubborn tayo, pero stubborn tayo, kaya then may grasya pa rin, so bigyan pa rin ng grasya ng Panginoon tayo, no? So we must be grateful na mayroon tayong Panginoon na mabait, hindi brutal. Kaya yung sa other side, hindi ako maniwala na brutal ang God. When you say na you kill the Jewish, you kill the Christians, eh, hindi ako maniwala God yan. Demonyo yan. Ha? Baka si Raulo yung nag-promote yan. Kaya hindi ako maniwala. Akalain mo ang gagawa sa akin, yung nakakita ko ngayon, nakapagsalita. It is under the power of God. Tapos ang God ko pala, eh, patayin ko yun sila. I won't do that. Hindi ko sila papatayin, di ba? Bakit ko sila patayin? Iaso pa lang, nagluluksa nga tayo, patay na yung hayop eh. Kahit ibon eh. Di ba? Tao pa kaya. Come on, man. Kaya nandito ako para i-guide tayo. Doon sa ibang bansa, malamig. Kaya talagang makapal yung aking bird. Basarado kasi para malamig eh. Ang topic natin, the same. Baguhin yung takbo ng utak ng... Kung gusto nyong i-edit yung Quran, no need to change the Holy Bible. Kasi nauna yan eh. Yung mga Torah na yan, yung mga Old Testaments. Kahapon, no? Kaninang umaga yata. O, kahapon ba yun? Deuteronomy 28. Ayan din, sa Torah yan. Sa mga monotheism. Eh, isa lang eh. Ayan, nandyan din sa Quran eh. Pareho lang eh. Pag nagsalita yung Holy Quran, ang ganda. Alisin lang yung jihad doon. Wala mangyayari sa atin. Kaya ako frustrated, no? Hindi lang sa politics. Frustrated ako sa naunang mga prophets, mga writers, scholars,
religious scholars na tinkered the word of God to satisfy themselves. Kaya maniwala kayo sa akin, maya-maya mawala na rin tayo sa mundo eh. Yes, trust me. Trust me. You follow me. Kaya ito live, oh, tama-tama, naglilinis lang ako ng nahuli ko pang isa doon, wala pa lang ang radius ng aking motorcycle na tuktok doon sa likod, doon sa kabila. Putol pala yung radius niyang tatlo, kaya palitan ko yan bukas. Plus dito. Ayan, oh, nag-leak doon, oh. Nag-leak yung brake fluid, kaya marami tayong gagawin dito. Ito lang bahay ko, simple lang eh. I like living here. Lalong-lalo na punta ko ng dagat. Sarap-sarap mag-appreciate ng nature dahil alam ko kasama yan. Minsan binibiro ko, nag-pray ako. In the name of the Father and of the universe and of the stars and the planets. Di ba? Stars and the planets. Lagyan mo na lang in Jesus' name. Amen. Eh, di ba? Madali lang ako makagawa ng punchline. Eh, minsan, magsabihin nyo, ah, ano natin si Dr. Magan? Tududasin. Alam mo, dami akong ginagawang grupo. Yung Mindanao Ilaga Fighting Force. Ayan yan sa Facebook. Hindi naman tayo nagkakalaban doon sa kabila. Nauna na yung ilagay. Kaya minumodify lang natin para it rings a bell na we need to maybe change the narrative of ourselves na wala tayong Panginoon. Ungrateful tayo. Materialistic tayo. Puro dreams, puro materials. And what else? What for? Para ipasikat saan? Pasikat mo ano? Pasikat mong talents mo, yung wealth mo, nugay ka da, hipos da, di ba? Pakinggan mo yung songs, oh. Ganda-ganda pakinggan, kaya makinig din kayo ng gospel songs. Buksan nyo yung YouTube, type nyo gospel songs. Ayan, lahat. Ano yan, awit para sa Panginoon yan. Hindi na masyado ako nag-attend ng mga nightclub, yung mga doon, may mga banda-banda, ayoko na. Maybe dito sa bahay, or sa beach ako, makapag-record ako pag may request kayo. Kung anong kakantahin ko, we'll record it. Makanta ko yan sa pag gusto nyo. Kahit secular songs. Yung iba, pinipili ko lang eh, parang... Pag hindi maganda ang lyrics, pinapilitan ko ng gospel tune or lyrics. Buti wala tayong ano tawag niyan, mga accidental finding. We have this kind of serious disease. Wala pala eh. Thank you, Lord. So with you, no? I'm praying for your health also. Yung nanonood ko ng mga friends. Try to share this one. Alam mo ito, maraming nakipag-friends sa akin. Mga crypto, Bitcoin, mga negosyo-negosyo. Never ako sumali pa eh. I don't know if I can join them. Ang dami nila. Kasi one time, mga grupo ni Elon Musk, invite, ganyan. Binigyan ko sila ng technique. Mga idea ko. Nako, ang dami nilang nakipag-friends. Hindi ko tinanggap yung iba. Ito naman, dumating yung Bitcoin. Ang negosyo daw, ganyan-ganyan. Sa 2,000, 24,000 in 24 hours. Kasi, way back, mga months ago, more than 6 months ago, may biniro ako eh. Are you willing? Are you interested? Sabi ko, no. I'm a billionaire. No need for me. I'm a billionaire. Ay, biniro ko lang yun. Siguro pinagsasabi-sabi niya sa mga kasama niya. Yan, puntahan mo yun. Si Rewel Jensen Magan.
kunin mo yung bank account niya. Nakawin natin, parang ganun. Biro ko na lang yun. Ano ko yung, anin ko yung pera. Kung may sakit tayo. Tama na tong konting income. Makabili ng bigas sa pension. Not too much. Bayad na rin tong balay, bahay. Pag-ibig to. Bayad na. Wala nang problema. Ayaw kong magka problema. Matanda na ako. Almost 30 years din ako na stress. Halos hindi ako makatulog sa pagbibigay ng anesthesia. Hirap ng buhay ko. Hirap. Hindi pa ako makatulog. Maya maya may tawag na. Pag ganun ko palang sa unan, tawag na. Hindi ako makatulog. Walang tulog. Yun lang. Matutulog na tayo. Thank you for watching. Yun sa akin, ha. Frustrated ako sa government ng Philippines. Sige lang. Nandito pa ako para makipag-share ng aking wisdom. How to... Gusto ko sana maging Singapore and Philippines. Wala lang sanang corrupt. Kung nandyan pa rin yung mga greedy, wala mangyayari sa atin. Doon na lang tayo sa langit. Ayan, mag-charge na tayo ng headlamp. Pati itong cellphone. Ayan. Dito na tayo sa dirty kitchen ng aking office. Mama is natutulog eh. Yung Mama Ace of All Nations. Natutulog, magpapahinga. Okay, may allergy. Allergy yata. Nag-ubo. Yan. Yan. Thank you. God bless you and keep you. God turns His face towards you and be a blessing. And shine His light on you and be gracious unto you. And give you peace. February 26. Anong oras na? It's around 10:35 in the evening. Bye bye. This is the sign of love. Thank you. This is Papa Bot. God bless you all. Keep safe. See you next time. Regards pala sa mga OFW. Believe ako sa inyo na tiba yung sikmura yun. Wala sa akin kasi yan. Maybe if I was given a chance kasi 1970s. Sabi ng mga kamag-anak ko dun sa Lamsugod. Balikbayan sila eh. 1970s yun ah. Mga kasin ko. Mga Villamor. Magan kasi long, magan ang lula nila. Bot. Kuyo kasama sa Canada bot. Kung nikuyog ko, 1970 pa ko dito. Siguro 50 years na ako sa Canada ngayon. Kaya lang ayaw ko kasi gusto kong... Na-attract kasi ako ng mag-aral dito sa Philippines. UP, ganyan. Excellence. Kaya lang hindi binigay sa akin. Although pumasa ako sa UP, kaya lang malayo. Malayo. Ayaw kong lumayo sa Mindanao. Nung nagkagira ng 1970s, sa Mindanao. Nag-aaral na ako sa UM, University of Mindanao. Inilipat kami ng parents doon sa Cebu, lahat kami magkapatid. Dahil baka ma-full-blown war at hindi na mabuhay ang mga parents, buhay kami, mabubuhay kami sa Cebu. At doon ako nakapagtapos sa Veles. Nag-aaral ako sa Cebu, Institute of Medicine, at saka pagtapos sa ng karera na duty rin sa mga hospital sa Manila, yung mga exposures, training sa Davao Medical Center. Not to mention na ambush kami ng mga extortionist na mga tawag yan. Naghihingi ng tax sa government. Nag-extort ng money sa Yellow Bus Lines. Pinatalon kami doon sa Bangin, sa Santa Cruz.
na naga-training na ako ng anesthesia noon sa Davao Medical Center. It was may rigid training doon. Dahil empleyado ako ng South Cotabato Provincial Hospital, pinadala ako doon for their training sa anesthesia. November 5, 1990. Dalawa kami ni Mrs. sa ilabas, pinatalon kami doon sa bangin. Grabe. Natusok pa yung mga puwit ko doon, inopera pa ang vital parts ko doon. Si Mrs. naman buntis ng 5 months old. Sa aming bunso ngayon, mabuti. Nanganak siya pero pagkatapos sa ambush, kinabukasan dinala siya sa ICU dahil nag premature labor siya. Mabuti hindi na nalaglag yung bata at 30, ano na ngayon si Ramboy? 32 yata. Huh? Huh? 33 siguro. Kaya 2024 na ngayon eh. 33 years ago. Nakalain mo. Sarap-sarap na. Si Mrs. kasi naga-training noon sa Davao Medical Center. Internal medicine siya. No? Hindi pa siya radiology noon. Nung na-ambush kami. Despite nagpatuloy ako ng anesthesia, hindi ako nag-discourage. Because I just want to help the people. Sabi ko, si Lord ang bahala sa akin. I don't aspire na maging multi-millionaire. Sa pasalamat ko lang na binigyan tayo ng magandang memory. Pasalamat yan kay Lord. Huwag mong don't make a profit out of your blessings. Baka hindi siya it is not good before the eyes of God. Kaya sige lang, mag-usap tayo habang buhay ako. We'll take up the topic ng mga politics, yung mga ganito. Marami pa tayong mga invention ni i-broadcast. Ito, matagal ko na itong idea. No? Napublish na ito sa Manila Bulletin. Ito. Yan. 19 body stain yan. MD. 1988 yan. Doon sa Subic Bay. Subic. Yeah. So, Subic. Doon yan natato. Nag-apply ako sa Armed Forces of the Philippines noon. As physician. I was in Manila. Pumunta ako sa Manila Bulletin sa kay Jesus. Mr. Jesus Bigornia. May columnist yan ng Manila Bulletin doon sa editorial. Mahilig ako magbasa eh. Mahilig din ako sumulat. Text nyo lang ako pag may mga topic kayo akong susulat. I can make that in a short period of time. Mayroon ka ng speech. Ayan, tulungan kita. Sabi ko kay Mr. Jesus Bigornia, Sir, alam mo, nahirap mag-travel dahil dami-daming hinahanap. Undue body search, kanyan. Why don't we make us, ito, body stain, thumb mark, yeah? Hindi pa uso ang eye scan nun, ang Irish scan. Thumb mark pa lang. Sabi, gawin natin itong mga body stain as permanent ID ng tao. Pag naka-download yan, sa mga port of entry, exit, o sa mga highly classified department, naisabi ko yan kay Elon Musk eh. Wala na, you don't have to carry ID. You don't have to carry paper ID. It can be lost or damaged. Just bring yourself. Ganito ako. Look at my eyes. Pop. Pasok yan sa computer. Oh! Kita mo na kagad. Oh, doktor ka pala, sir. Sir, we want to confirm if you are Dr. Ewell Magan, Filipino doctor. Do you have a scar? Yes, sir. I have a scar here. Accident nung 6 years old ako. Eh, nakalag yan, naka-download yan sa computer.
Tapos you have a stain, tattoo, left shoulder. Okay sir, that's me. Last question sir, may mga surgery kayo. Yun, naka-download yan, nakikita niya lahat. Kasi, kaya lang, sa panahon ngayon, pwedeng ma-hack. Kaya, but we can make that nowadays, high-end na tayo eh. We can still pursue the ID system na ginagawa ko. Plano ko yan, matagal na. Ano pa si Badit eh. Hindi pa pinanganak si Badit noon kasi pumunta ko sa Manila Bulletin. June 14 na-publish ang article ko sa Manila Bulletin. June 14, 1988. Si Badit, yung anak ko na nurse sa Canada, pinanganak ng November 24, 1988. So matagal lang itong ID system ko. Pag ayaw nyo sa akin, I don't care. Wala naman akong hugot eh, against you. Wala akong hugot. Nagsasabi lang ako ng mga inventions ko, idea. For the benefit of humanity. Di ba? May pagka-Jewish din tayo na blood. Jewish, na yung tawag niyan. La-wish-wish. Biro lang. Ang Jewish, oh. Facebook. Sa kanila yan, YouTube. Sila nag-invent ng pacemaker, USB, polio, vaccine, YouTube, Google Map, Waze. Sa kanila yan. Huh? Ano-ano pang mga na-contribute nila sa humanity. Kanina, sumakay ang aeroplano from Manila. Grabe yung nakatingin ako sa engine. Nandun ako sa engine ng aeroplano. Grabe yung naging binto nito. Ano bang naging binto ng mga jihad terrorist? Sabi nyo nga sa akin, I will congratulate them also. Wala, di ba? Baka Google. Ha? Ah, oo, gulo. Gulo ang inbento nyo. Kaya, Rolls Royce ang engine. Grabe. Grabe ang pag-invent ng ganyan. Saka magtulong-tulungan tayo to make our life easy. Not to kill. Alisin yan para may miniature heaven tayo on earth. Kung ayaw nyo, di ba? Wala naman sa akin yan. I can live without that. That nobody listens to me. I can still live with it. Happily, ever after. Ang ganda-ganda ng buhay natin dito. Walang gutom. Ah, may mga farm doon, no? Paghingi ka lang ng mga papaya. Sa abroad, ang isang papaya, 250 pesos. Isang piraso. Ang dito, isang kilo, 5 pesos lang. Ang 250 pesos mo dito, siguro dalawang sako ng papaya ang maiuwi mo. Dami dito sa tupi. Pag murado, 10 pesos. Dami dito mga vegetables. Amazing na lugar. Kaya, sabi ko mag-abroad kayo to make also your life abundance. Abundantly and financially provided kayo doon sa abroad. Kaya may work kayo. There's nothing wrong. Kasi ganda ng caregiving ng mga Filipinos, mga nurses. Ganda. Kaya lang, maghirap ka doon. Dito, hari, arena tayo. Hari, arena. Kahit konti lang sweldo, may maid pa. Doon, walang maid, walang katulong doon. Hari tayo dito, reyna, pagdating doon, ala, ano yan, atsay, atsuy. Kasi you have to do your own everything. Walang maid doon, bihira lang. Culture kasi ng mga lulo ko yan, yung mga aking ancestors, galing Latin America. Latino kasi may Malinaw Osminia, yung aking father's side. Latino yata ang aming lahi. At saka sa mother's side, hindi ko na alam. Native ng Panay. Dao Capiz. Eh. Yeah, special mention sa pamangkin ko na gobernador ng South Cotabato. Ah. Congrats lang sa imo dong. Make it good, huh? Papa Bot is just behind you.
always support you. Si Rinaldo Tamayo Jr. Pinsan ko kasi yung tatay niya, pati yung mga parents niya. Cousin. Cousin ng nanay ko ang kanyang lula. Si Auntie Loring. Sanchez yun, Sanchez. Taga Dao Capiz sila. Dao Capiz yung playmate ng nanay ko yun. Maliit pa sila sa Dao. Oh, sige. Thank you. Paulit-ulit tayo dito mag-live. Wala tayong office. Basta mag-live lang tayo. Okay.